funky. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So it's me again, Lexi Pabalan on your screen. At kung bago ka lang sa ating YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and the bell icon para always update ka sa ating videos. So for today's videos, ayan, ang dami guys nagtatanong kung nagsasahod na ba ako, kung magkano nga ba ang sahod ko. So this time po is yes, na-monetize na yung channel ko, but hindi ko pa po pwedeng i-claim yung sahod ko kasi need ko pa pong ma-receive yung Google AdSense ko. So, ano nga ba yung Google AdSense ko? Yung Google AdSense pin po, yun po yung isa-send sa inyo ng Google AdSense kasi sila yung nagbibigay ng advertisement sa inyo and sila po yung magbibigay nun para i-confirm kung legit nga ba yung information about you or kung legit ka nga bang ikaw talaga yung niregister mo sa YouTube or sa Gmail mo. So, when you receive that email po sa post office, no? So, ilalagay mo po siya sa Google AdSense mo and pwede mo na makuha ang sahod mo, pero meron pong minimum ang YouTube. So, you need to gain 5,000 pesos bago mo siya makuha talaga. So, hindi forget, in a month, nakakuha ka lang ng 1,000 pesos, example, 1,000 pesos per month or magkano ba yun? $20, nakakuha ka lang ng $20 in one month, is pwede mo na siya maklaim? Hindi po. Hindi po siya pwede maklaim. Maklaim mo lang siya pag nakakuha ka na ng $100 threshold per month. Per month po yun. So, for example, hindi mo po siya na-gain in one month and natapos na yung, for example, natapos na yung October and November, doon mo siya nabuo, doon mo nabuo yung 5,000, doon mo lang po masisimulang makuha yung YouTube mo. Sa Western Union o sa bank transfer, it depends po sa inyo kung anong preferred na money transfer yung gusto nyo. So now po, let's compute kung magkano nga ba ang nasasahod ko in just 1,000 views. Kasi po meron akong isang video na pumatok at meron ng 170,000 views. Ayan. So thank you so much for that. Ayan. Syempre patuloy pa rin po akong nag-vlog or gumagawa ng mga vlog tutorials about YouTube kasi dati din naman po akong nanonood and now I am sharing my own experience for you to use po. Yan sa mga future vloggers dyan. Hindi po ako magbe-base sa mga ibang YouTubers sa mga nagiging sahod nila. So, magbe-base po tayo in my own salary or revenue. So, mag-start po tayo mag-compute sa may Robust Prangko. So, doon sa may Robust Prangko po is I have 170,000 views. Ayan. In just 3 months po siya. Ayan. So, yung sigurong Google AdSense pin ko is parang mga isyak ko siya bukas if nasa post office na siya. Ayan. So, hindi ko po siya nakuha. I-update ko kayo pag nakuha ko na talaga. So, as of now po, is meron tayong $30 threshold something. Ayan. Hindi ko na po siya i-show lahat-lahat kasi hindi naman talaga malaki yung kita ko dito. So, kasi ang dami nagtatanong sa akin, magkano yung YouTube? Yung sahod mo? Nagsasahod ka na ba? Ganyan-ganyan. Nag-earn na po ako, but naka-hold pa. So, hindi ko pa po siya pwedeng kunin talaga kasi hindi ko pa po nga nakukuha yung Google AdSense pin ko. Ganito po yung itsura ng Google AdSense pin. Chan! Ayan. Ganyan po yung itsura ng Google AdSense pin na kailangan kong makuha sa outpost bago po makuha yung mismong sahod ko. And then after that po, pag nalagay nyo na, doon nyo lang parang po makukuha yung sahod nyo. Pero kailangan na may 5,000 pesos threshold ka sa iyong Google AdSense account. So, let's back to reality po. Ayan. So, sa $170 views ko doon sa Robust Prank ko. Ayan. Kasi na-monetize ako nung kailan ba? September 29 ata, ganun. Basta katapusan na yun. So, nung na-monetize ako, hindi agad umandar yung ano ko, yung revenue ko. Hindi ko alam kung bakit. So, nung naging ko yung 100,000 views ng Robust ko, dun pa lang siya nag-start mag-earn. So, nung chinecheck ko yung
yung Robust Prank na yun sa ibang phone, kung may ads nga ba, meron, kaso pa isa, is pa dalawa, ganun. So, hindi siya, ano, hindi siya maramihan. Kaya, ang konti na salary ko. So, let's start compute na. So, doon sa 170,000 na yun is, na-start lang ako na monetize doon sa 100K. So, ang kukompute lang natin ngayon is yung 70,000. So, kasi yung revenue noon, 28.56. So, 28.56 divided by yung 70,000 na na-monetize lang dun sa 170,000. 70,000 equals 0.000408. So, per 1 views ko dun sa 70,000 is meron lang akong 0.0004.08. So, for ano ko, pag i-convert mo kasi yun into money, parang per 1 views is mababa pa sa cents, ganun. Parang ano, yung mas mataas pa yung values nung 1 cent kesa dito. So, yun yung per view ko. No? Yung per 1 views pala, yun yung per 1 views ko. So, let's compute in 1,000 views. So, i-times natin siya ng 1,000. Kasi yun yung kinukuha talaga natin. So, equals 0.4408. So, in per 1,000 views ko, doon sa Robust Prank ko, is meron akong 40 cents lang. Diba? Napakababa. Kasi akala ng mga ibang tao, forget nag-YouTube ka, you have big earnings. No, no. Not exactly malakihan kasi we are just ordinary people lang. We are not an artist or any famous personality na talagang nag-earn ng kalakihang revenue. Kaya napakababa ng revenue ko doon sa Robust Prank ko is because dalawa or isang ads lang ata yung napanood ko noon nung hiniram ko yung phone ng friend ko. So, isang ads or dalawang ads lang ata yung nandun. That's why parang ang baba doon sa 70,000. Kasi yung mga iba, 70,000 views nila is umaabot ng mga $40. Ganon. Kaya, nakakapagtaka rin. Although, yung Robust kasi hindi siya parang nagka-yellow dollar sign kasi siya nung na-monetize ako, parang hindi siya advertisement friendly, kaya ganun. So that's all for the deets, guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video. For the deets, may natutunan kayo kung yung mga gusto magpagawa ng iba't ibang content or nagtatanong kung ano nga ba yung about sa YouTube, ganyan. So free to comment down below for any suggestion and concerns or gusto nyo ipagawang content sa akin. Thank you!